Yo, what's up mga kapitik? This is Eli Matas and for today's video, panibagong vlog na naman ang inyong mapapanood. Pero bago yan, intro muna tayo. So as of this moment, ay back to work ako dahil kahapon ay absent ako. At ako ay nagpa-check up kasi meron akong nararamdaman dito sa aking chest. No? Nakaramdaman ako ng chest pain at although tolerable naman siya, kaya lang kasi unusual siya sa akin. Kaya nagpunta ako sa clinic para magpa-check up at thank God dahil malayo naman sa heart attack yung ating chest pain. At aside doon ay siyempre prevention is better than cure, sabi nga, diba? Binigyan lang tayo ng ilang prescription. Tinitake ko yun. At as of this moment ay nandito ako sa main office kung saan ay dinrap ko dito yung aking boss dahil nagpahatid siya. At marami akong naalala dito sa lugar na to dahil as of this moment ay almost 7 years na rin pala ako dito sa company na to. At nakakatuwa dahil syempre hindi ko alam na magtatagal pala ako sa isang company. Ma-share ko lang sa inyo, no, mga kapitik. Ito kasing lugar na to nung bago pa lang ako dito, parang ano pa siya, hindi pa siya ganun kaganda. Alam mo yun, parang almost half of it ay desierto pa rin. But as time goes by, no, lumilipas yung panahon, nade-develop yung lugar. At ngayon ay magandang development na yung nangyayari dito. Almost, I think, kung di ako nagkakamali, 70% na ng construction dito sa city na dine-develop namin ay tapos na. Ano? At ito kasing city na dine-develop namin is a new city dito sa Qatar. At ano siya, smart city. May mga nagtatanong sa akin, anong smart city? Ano bang meron dyan? Sa madaling salita ay modern city na siya. Or yung mga features dito sa city na to ay ginagamitan na ng mga latest technology. And makikita nyo rin ang future plan at development ng city na to sa YouTube channel nila, sa Lusail City. Siguro ilalagay ko sa description ng video na to. You might be interested, i-browse nyo, tingnan nyo kung gaano kalaki itong project namin at ano yung nilook forward ng Qatar dito sa city na to. And yun, no? Gusto ko lang i-share sa inyo yung mga nangyayari dito. And yun, siguro papakita ko rin sa inyo yung mga bagong buildings dito sa project namin. So kung mapapansin nyo yung arc na yan, nandito ako ngayon sa may malapit sa arc. At itong arc na to ay isa sa mga iconic arc dito sa Qatar. And makikita nyo dyan, ayan, pinaplash ko yung itsura niya sa gabi. At yan ay nasa gitna ng highway. At sa ilalim ng bridge ay merong kalsada rin. Ayan, no, diba? Isa yan sa mga iconic dito sa city. Ayan, at makikita nyo naman ngayon yung ilan sa mga kakaibang shape ng building dito sa marina area. Ayan. O, diba? Kakaiba siya. Parang ano, candy. Ano ang candy to? Snow bear? Ayan, snow bear. Ayan. At sa banda roon, sa bandang left side ay meron ding bagong building, ayan, no? Diba? Dami mga kakaibang shape na building dito. Ayan. Doon sa bandang area na yon, ay marami din na mga bagong buildings. At mapapansin nyo na kakaiba talaga yung mga designs. Sabi nga ng isang architect association dito ng mga Pilipino, no? Andito sa Qatar ang mga modern at iconic na designs ng building. And itong Lusail City is one of the latest city
dito sa Qatar, no? Yeah, no, as you can see, mga bagong designs ng building. Itong area na to ay sa Marina area or pinakabukana pa lang ng Lusail City. At yung lugar na yon papunta sa Doha. Yan. At ito naman, yung tatahakin natin ay papunta naman siya doon sa office namin, sa dulo. Diba? So dito may makikita kayong mga, aside sa mga buildings, yung mga infrastructure na roads ay iconic din. At yan o. Kung mapapansin nyo, medyo pababa siya at meron siyang mga tunnels na nabuo. Yan. Ganyang kaliwanag dito. Yan. So, yan yung itsura ng bridge kanina, yung arc. Diba? Under the arc ay may bridge. Tapos may kalsada sa ilalim. Yung apat na yan, yung apat na towers na yan, yan ay ang Lusail Tower na tinatawag. Apat yan na magkakatulad. At sa ilalim niyan, may tunnel din na binubuo pa. I mean, ano na, nadadaanan na pero tinatapos pa yung mga ano, yung mga ilaw sa gilid. Ayan. At makikita niyo yan dito habang binabagtas natin tong kalsada na to. Itsura ng ilalim niyan. Diba? So kung mapapansin mo sa malayo, mukhang maliit lang eh. Pero dito, ang gabang na-approach natin, no? Ang laki. Mataas yan. And ayan nga, no? Mapapansin nyo, merong diversion. Kasi naayos yung ano, naayos pa yung mga lighting. At yan yung itsura ng kalsada. Pero yung kabilang side, okay na, tapos na. Ito na lang, tinatapos na siya. Kasi nga, itong Lusail City ay pagdadausan din ng World Cup. Ano? Dito nakatayo yung isang stadium na kung saan, kung di ako nagkakamali ay mag-hold ng ano. Kung di ako nagkakamali ay gaganapin dito yung opening or championship ng World Cup. Kalsada dito, marami kayong makikita ang mga ganito, underpass ba to or tunnel. Ayan. And dito sa area na to, hindi pa masyadong tapos yung mga construction kasi ang target completion ng project na to is on 2030 pa. So yan, no? And dito sa area na to, yan, mga bagong buildings pa siya tapos. Although may mga tapos na, tapos may mga iconic bridge din dyan. Ayan. Papakita ko rin sa inyo yung night view ng mga bridges dito. Ayan. Kung mapapansin nyo dito sa area na to, medyo ano pa siya, desierto pa. Ayan. Wala pa masyadong building kasi nga under construction. At kung mapapansin nyo yung nag-iisa doong malaki na parang mangkok or parang bowl, yan yung tinatawag na Lusail Stadium. Gaganapin dyan yung World Cup by end of this year. So yan, no? At marami pa kayong mga abangang mga projects dito or development sa project na to. Ano naman yung bandang dulo nung aming project, ano, dito sa area na to, residentials. At dito yung mga storage. Ayan. At ayan, yung nakikita nyo yung compound na yan, yan yung aming office or yung site office namin. Dito siya, kumbaga, dito nilagay yung complex sa dulo ng city kasi nga hindi siya permanent itong office na to eh. Itong complex na to, temporary lang siya. And after completion ng project,
Eh, syempre, i-demolish na yan. At yun, kaya dito siya nilagay sa dulo para hindi na masyadong ano, lipat ng lipat. Yan, oh, yan yung pinaka-main gate. Yan. So, dyan ako pupunta sa security gate. Mahigpit sila dito. Hindi sila basta-basta nagpapapasok ng outsider, and at the same time yung tinatawag na mobile application para sa COVID-19 ay hindi nila ina-allow basta-basta pumasok dyan ng hindi naka-green. Ayan, at itong last building, saan ba? Ayan, yung last building na yan, dyan ang aking office. Ayan, at as of this moment ay nandito na ako sa parking. Siyempre, tapos na ang aking mission na i-drop ang aking boss. And by the way, hindi po driver ang aking trabaho dito. Nalilito rin ako eh. Ano ba talaga ang trabaho ko? Ako po ay isang administrator. And at the same time, yun, kuminsan, nahilingan tayo na ipagmaneho yung ating boss. At siyempre, sino ba naman tayo para tumanggi? May lisensya naman tayo. At the same time, ito namang sasakyan ay sa kumpanya. So why not, diba? And it's an opportunity na rin para makita natin yung development sa ating project, and at the same time ma-refresh din. Hindi yung laging cubicle lang yung nakikita mo, or itsura lang ng mga kasama mo sa opisina yung nakikita araw-araw, ano? Itong klase ng trabaho na ginagawa ko ay something na nagbibigay joy sa akin, no? Nare-refresh ang aking isip kapag ako may nakikitang panibago at kakaiba sa aking paligid. At ang dahilan kung bakit ko sinare sa inyo ang bagay nito ay wala lang. Gusto ko lang ikwento. Gusto ko lang makita nyo kung ano yung pinagkakaabalahan ko, or saan ako nagtatrabaho, at ano yung project na binubuo namin dito. And I am so thankful dahil part ako ng history ng Qatar sa pagbuo ng panibagong city. At kagaya nga nasabi ko sa inyo kanina, no, almost 7 years na rin ako dito sa company na to, and I'm so thankful dahil ito lang ang company na tumagal ako. Of course, thankful din ako sa Lord dahil siyempre sa dami ng mga nangyari, sa dami ng nawala ng trabaho, ay nandito pa rin tayo at meron pa rin tayong trabaho ngayon. At siyempre, nakakatulong pa rin tayo sa ating family. And hindi ganun kadali ang trabaho, pero still, by God's grace, ay binibigyan tayo ng lakas. At the same time, siyempre, thankful naman tayo sa ating mga nakakasama sa trabaho dahil hindi naman tayo pinapabayaan. Siguro, ang takeaway ko lang sa video na to ay, kung ikaw ay may trabaho ngayon, mahalin mo, pahalagahan mo, kahit na mahirap yan, be thankful pa rin, kasi sa kabila ng naranasan natin sa mundo ngayon, sa dami ng mga natatanggal sa trabaho, isa ka sa may trabaho ngayon. Tsaga lang, syempre huwag makakalimot sa ating Diyos na lumikha sa atin, dahil siya yung nag-provide sa atin ng lahat ng blessings na ating natatamasa. And siguro dito ko lang tatapusin ang video na to. At kung nagustuhan nyo, make sure to hit that like button. Subscribe if you haven't yet. At kagaya ng lagi kong sinasabi, see you in my next video. Peace!